Sa tribo ng Lubo sa Tanudan, Kalinga, ilang babaeng nakatatanda ang nakilala ko. Nababalot ng tato ang kanilang mga braso na tumutulay hanggang sa bahagi ng kanilang dibdib, balikat at likuran. Nababakas man sa balat ang kanilang edad, walang kupas ang mga markang simbolo ng kanilang kagandahan. Sa mga nakatatandang kalalakihan naman, animoy nakapagsasalita ang mga guhit at hugis ng kanilang katapangan. Karangalan at katapatan sa tribong kinagisnan. Pamilyar marahil sa marami ang kanilang tato dahil may pagkakatulad ito sa disenyo ng mga tato ng kinikilalang huling mambabatok ng ating panahon. Si Apo Wangod mula sa tribo ng Butbut sa Buskalan, Kalinga. Ayon sa matatanda sa tribo ng Lubo, ito ay dahil pinagbigkis sila ng nakaraan. Sapat na rason na ang angking ganda ng Kalinga para pasyalan ito ng mga Pilipino at dayuhan. Dagdagan mo pa ng mayamang kultura at mamamayang masipag at masayahin. Pero dinayo ko ang tribo ng Lubo sa isa pang dahilan. Para makita ang sinasabing tribong pinagmulan daw ng mga mambabatok sa Kalinga. Dito nakilala ko ang anim na lola na taglay sa kanilang katawan ang sining na nagmula sa kanilang mga ninuno. Lima sa kanila, mahigit 80 years old, habang ang isa ay 75 years old. Sa tulong ng interpreter, sinabi nila sa aking natatuan sila nung sila'y mga dalaga pa. Anong edad po kayo nalagyan? Simula sa kanya. Manita mo ano? 16, isa. 20. 20. 17. Okay. Ang mga tintang ito, marka raw ng kagandahan at pagdadalaga. Ade, ayan pa, bato tuloy pa, marunga. Amma. Masinus. Kaya nagpapatanong sila noon, yun ang kultura ng mga nauna at saka decoration ng katawan. Ah, decoration. Parang maganda, ibig sabihin maganda siya. Yung ang competition ng pagdadalaga noon daw. Competition? Ibig sabihin pagandahan? Ay, apapato lang nga. Ano mamanta, mga ito, tiwando. Nuras, awente, abibuga. Sa pamamagitan ng mga lola, nagbalik sa alaala ang tatlong magagaling na mambabatok ng kanilang henerasyon. At datur, ano? Ay, datur, datur. Saan? Datur ng matiba. Salida. Datur. Salida. Galapas. Salida, dator, at galapas. Gaya ng ibang magagaling na tattoo artist, patuloy na binibigkas ang kanilang pangalan dahil sa kanilang mga obra. Kahit pa matagal na silang pumanaw. Sa aming kwentuhan, nabanggit din ng ilan sa mga lola na nung mga bata pa sila, nakita nila
ang halos kaedad na si Wangod sa kanilang lugar. Ano po pagkakilala niyo sa kanya? Nakita niyo po ba siya nung tinatatuan siya? Nakita lang po. Kay Salida. Batid ng Lubo tribe ang pagsikat ni Wangod na mula sa tribo ng Butbut bilang huling mambabatok. Nais lang daw nilang ipabatid sa lahat na ang tribo ng Lubo ang pinagmulan ng mga sinaunang mambabatok. Sa librong Tapping Ink, Tattooing Identities na isinulat ni Annalyn V. Salvador Amores, sinabing maaaring sa Lubo nagmula ang pagbabatok at si Wangod daw mismo ang nagsabi nito. Isang basehan daw ang ulalim o sinaunang awit at tula kung saan ang bidang si Bana na taga Lubo ay inilarawan bilang isang tattooed warrior. Nananatiling buhay ang sining dito na daang-daang taon nang ipinapasa. Kung namangha ako sa ganda ng mga tato ng mga nakatatandang kababaihan ng Lubo, ganun din sa detalyadong batok sa katawan ni Pedro Bagiyak, ang pinakamatandang miyembro ng Lubo tribe. Tinatayang 102 years old na si Apo Pedro, pero hindi nabura ng panahon ang tato na mula pa sa kanyang kabataan. Ilan nga sa marka sa kanyang katawan ay tanda raw ng pakikipaglaban para sa kanyang tribo. Bahagi ng mahabang kasaysayan ng Lubo tribe ang kanilang pagiging headhunters. Kaya ang tanong sa isip ko, anong kwento kaya ang nilalaman ng mga marka sa katawan ni Apo Pedro? Sa GMA po, TV, GMA TV. TV, GMA. Why? 14. Dahil hirap nang makarinig si Apo Pedro, tinulungan kami ng kanyang apo. Sabi niya, isa sa nagbatok sa kanya si Salida, na binanggit din ng mga lola sa akin. Kung titingnan mabuti ang braso, dibdib at maging tagiliran ni Apo Pedro, makikita ang imahe ng alupihan, halamang pako o fern, bundok at agila. Tay, ano po kahulugan ng mga batok sa katawan niyo? Dapat siya ng trabaho. Mapatay siya ay pagnamalik. Hindi ka dapat yun. Pinatay niya silang tao palito sa tribo. Sino mo? Babatokan sila. Tapos dun, oh, may maganda siyang design. Taglay rin ni Apo Pedro ang mga marka ng sugat mula sa mga warrior na nakalaban niya. Sabi pa niya, kasama raw siya sa tinatawag na Bolo Men na tumulong sa mga Amerikanong sundalo laban sa mga Hapon noong World War II. Oh, ito, nagpukubad. Ad! Ad Lubagan. Ay, dun daw sa Lubagan nung nakagira daw sila. Ano ka? Hindi ka naan, may bomba. Damali, ano? May bomba, oo. Ipinaliwanag sa amin ni Natividad Sugyao, miyembro ng Lubo tribe at dating chief ng National Commission on Indigenous People o NCIP ng Kalinga, ang kahalagahan ng tato sa kanyang tribo. Yung body art ng Kalinga is yung Kalinga batok. We call it the batok. And then ito ay isang pinapractice particularly sa mga menfolk. They will have parang body art if they defended yung mga kababayan nila or their ancestral domain for honor. Ibig sabihin, nakapatay sila for honor, but hindi lahat ng nakapatay ay binibigyan ng tattoo. It must be for a very, very specific reason na nakapatay sila ng kapwa nila tao to defend their communities or to defend their ancestral land. Akala ko, sa libro at mga artikulo ko na lang mababasa ang ganitong mga kwento. Siya ako. Siya. Kilala niya. Siya daw. Isang pamihirang pagkakataon na personal na makausap ang isa sa pinakahuling mandirigma ng Lubo tribe.
isa rin sa naaalala pa ni Apo Pedro mula sa kanyang kabataan ay si Apo Wangod. Bagamat mula sa ibang tribo, madalas raw pumapasyal si Apo Wangod sa kanilang lugar. Tatay, kilala mo si Wangod? Mambabatok. Ay, panaga mo siya babae? Oh! Ay, kamo. Naging magkaibigan po ba kayo nung bata pa kayo? Wangod, asa itong Ryan? Paman. Ang burburon ayo! Nag-meet lang sila ni Wangod. Kumbaga magkakilala lang. Sa aking pakikipag-usap sa mga matatanda ng Lubo, ilang tanong ang sumagi sa isip ko. Naipamana kaya ni Salida ang kanyang galing bilang tattoo artist? At ano ang kaugnayan ni Wangod sa tribo ng Lubo? Para masagot ang mga tanong ko, hinanap ko ang pinakamatandang mambabatok ng Lubo. Hindi ako nagpunta sa tribo ng Lubo para magpatato. Pero para na rin akong natatuan dahil ang ganitong kagandang tanawin, nag-iiwan ng marka sa pagkatao na hindi basta-basta nabubura. Minana sa kanilang mga ninuno ang hagdang-hagdang palayan na napaliligiran ng bundok. At tinatawiran ng mga ilog. Ang maliliit na tila bahay tulad nito, imbaka ng bigas. Sa hirap ng buhay ngayon, kayamanan itong maituturing. Kayamanan din ng lugar ang kanilang mga mambabatok. Sa araw na ito, nakilala ko ang mambabatok na si Apo Baskok, 67 taong gulang. Good morning po! Ako po si Sandra. Sabi niya, natuto siyang magtato kay Apo Salida na gumawa ng magagandang tato ng ilang matatanda sa tribo. Paano po kayo tinuruan ni Salida? Ano na adisadi, kaspagarigan at inadaduni. Gaya dana ada sahaja simple numaiwar paun ni daudum ina ada dunia. So nung mga panahon po na yon ang daming nagpapagawa kay Salida. Te pati da na Wangod di damit lang da nampakwa uti ani anda Wangod simple praktisor niya ta. Apo Baskok, proud ka na estudyante ka ni Salida. Una. Bakit po? Pangupmeta tekatu di sana yang none tahu none ngan itu ane meaning ni katu kat amak remembrance none mabjak di katu tadi. Alam niya na intriga na talaga ako dahil yung mga tao dito banggit ng banggit kay Apo Salida. Tapos ilan sa mga matatandang nakilala ko ang gaganda ng tato gawa ni Apo Salida. Pwede niyo po ituro yung lugar ni Apo Salida? Oh, tayo. Apo. Daniel, sama mo kami. Kasama namin si Daniel, isa ring mambabatok na natuto naman kay Apo Baskok. Pasikot-sikot ang daan. Dahil ang mga bahay rito, nakikiayon sa hugis ng bundok at malalaking bato. Ano to? Puntod? Puntod po nga. Puntod at karong di ona tini araw. Ah, okay. So dito po nakatira si Apo Salida nung araw? Wadi, sularan na. Ang namin lao ay, sa kanila yung lote na to.
kaso ibinenta nila. Mm-mm. Kaya sa iba na yung ano. Ayun. Pero nung nabubuhay pa si Salida, dito po ba yung lugar ng bahay niya? Ano ba? Ano yung gana? Salida po? Oh, ito. Ito. Opo daw. Kaya dito po siya nilibing? Well, so ito yung libingan niya. Okay, okay po. Noon kasi, yung mga mamamatay, ibaon lang at saka nanon ng lupa. Ang mahusay na mambabatok na sinasabing nagtato kay Wangod at sa marami pang nakatatanda, nakahimlay sa puntod na walang pangalan. Mabuti na lang, nananatili siyang buhay sa pamamagitan ng kanyang mga obra at galing na naipasa sa kanyang mga katribo. Ipinakita rin nila sa amin ang tinatawag na igang. Isang sayaw para sa pagbibinata at pagdadalaga. Sinaunang ritual daw ito bago isagawa ang pagbabatok. Tuloy ako, napaindak. Si Apo Baskok, nakatradisyonal na kasuotan. Ipinakita sa akin ang tatong gawa ng kanyang gurong si Salida. Ano ibig sabihin po ng nasa ano niya, katawan niya? Salida. Salida. Doon ang batin na. Yung Salida daw ang gumawa dyan. Gawa ni Salida. Kapansin-pansing, mas kaunti ang tato sa katawan ni Apo Baskok. Hindi tulad ng sa mga mas matanda sa kanya na nababalot ng tato ang buong braso. Yung igel, ano po ibig sabihin? Nipion, ano ni Santi Galuburon? Nakit sa amaandangayo. Warrior. 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 Sa mga nakilala ko, si Apo Baskok ang pinakabata sa natatuan at naturuan ni Salida ng pagbabatok. May tribo. Tribo. Pero huminto na raw siya sa pagtatato. Sa gumina, hindi siya medyo ngayon, amil pilday ma, ang nasa ata. Tinarigat no, patuwan at namang amali, adipong gamin mapunasan. Ito nga mang amali, ta medyo, ang ayete lumaayon may tawon ito nga di dan dagi yan na practice. Ang tinutukoy ni Apo Baskok na estudyante niya si Daniel. Sinamahan namin siyang ihanda ang mga gagamitin niya sa pagbabatok. Una rito ang pagkuha ng tinik ng suha. Sa talas nito tinitingnan ko pa lang. Parang ang sakit na. Sumunod ang paggawa ng tinta. Gumamit si Daniel ng kahoy ng pine tree para gumawa ng apoy. Tapos sinakluban ng palayok. Masasabing matrabaho ang tradisyonal na tato. Malayo sa uso ngayon na ginagamitan na ng demaki ng karayo. Ang uling na naipon sa palayok, matyagang iniipon ni Daniel sa isang lalagyan para gawing tinta. May lupa ring sinasaka si Daniel na may asawa at apat na anak. Nag-aral daw siya ng pagbabatok para daw ipagpatuloy ang isang mahalagang bahagi ng kanilang kultura. Maraming salamat kay Baskok kasi
pag hindi siya hindi siya nagturo sa amin, wala na yung wala na yung kulturang isang kulturang napakagandang kultura na batok at mambabatok po, ma'am. Sinundan namin si Daniel hanggang mapaghalo ang mga rekado ng tinta. At sa kanyang pagharap sa isang kliyente. Ang pagpapatuloy ng ipinamanang sining at galing ng kanyang mga ninuno, nakasalalay na sa kamay ni Daniel. Gamit ang tradisyonal na paraan, sinimulan ni Daniel ang pagtatato sa isang miyembro ng aming team. Isang katutubong disenyo ang napagkasunduan nila. Nabuong ingat namang isinali ni Daniel sa balat ng kanyang kliyente. Habang pinagmamasdan ang pagbao ng tinik sa balat, naalala ko ang mga matatandang miyembro ng Lubo tribe na halos puno ng tato ang itaas na bahagi ng katawan. Tiis ganda, ika nga, dahil ang tato sa kababaihan ng Lubo ang konsepto nila ng kagandahan noon. Bakit nga ba matatanda lang ang may ganitong klase ng tato sa Lubo tribe? Kung kukwentahin, base sa 80 anyos na edad ng ilang lola na nakilala ko, lalabas na natatuan sila noong 1940s. Isa raw sa dahilan ng pagkawala ng kanilang tato, ang ibang pananaw ng mga dayuhang missionary na unang nagturo sa Lubo tribe. Yung original na ng batok sa mga women sa Lubo is, if you have the tattoo, it means to say you are strong, you are beautiful, and then meron ka ding sinasabi sa buhay. Kaya lang with education, parang yung negative perception na ito ay isang hindi na paganistic ritual na. So, ibig sabihin, it went to the extent na pag yung mga na may batok, maglo-long sleeve na sila pag lumalabas. Siguro mga 1986, meron akong alam, yung isang high school student na may full sleeve tattoo, pinaglo-long sleeve kasi para hindi makikita yung tattoo niya. So, that was the teaching na kinakahiya yung tattoo. Kasi that's a thing of the past, pagan daw. Sa kalalakihan naman, nahinto rin ang pagtatato dahil sa koneksyon nito sa tribal war. Nagkaroon lang ng negative perception kasi, of course, kung lalaki ka, nakatato ka, and then there's a tribal war going on, of course, kung magpatato ka, identified ka na ikaw yung isang pumatay. Kasi hindi ka naman magpatato pag hindi ikaw yung isang killer. Sa pagdaan daw ng panahon, nahirapan ding mag-apply ng trabaho ang mga may tattoo. Kailan niya napansin niyo na naging mahirap yung pag-apply ng trabaho? 70s nung 1970s daw ang sinasabi. 80s. Pag mag-apply ka daw, sasabihin na criminal kayo, pero yung kultura ng Kalinga, hindi recognize na noon. Tila nga raw, mas nakikita ng mga turista ang ganda ng Kalinga tattoo kaysa sa mga taga-tribo. Sa aking pakipag-usap sa mga taga-Lubo, ang mga unang mambabatok nila, pawang mga lalaki. Hindi naman sa bawal ang mambabatok na babae, yun lang daw ang nakagisnan. If you go back to history, yung mambabatok are usually men, and they came from Tinglayan and Tanudan. Sa librong isinulat ni Amores, sinabi ni Wang Od na sa edad na 13,
natuto siya sa panonood sa mambabatok na si Wag-ay na tumira sa kanilang lugar ng 4 na taon noong 1930s. Sa Lubo tribe, nagpapakita rin ng galing si Daniel at kanyang mga kasamahan sa pagguhit ng mga tradisyonal na disenyo ng Kalinga. Sa tribo ng Lubo, buhay ang sining ng mga unang mambabatok. Maipasa pa kaya ito sa mga munting kamay ng susunod na henerasyon. Sa kanyang bakanting oras, nagtuturo rin daw si Daniel ng pagbabatok sa mga nais matuto. Sa pagkakataong ito, mga bata ang estudyante niya. Isa sa mahalagang leksyon, ang paggawa ng tinta. Ito po yung katas ng nara. Streamer natin para hindi mihalo yung yung kahoy. Pagkatapos po, ito yung sugar cane. Tapos hinalo na yung uling na nakuha mula sa pinausukang palayok. Yung ink na to, usok ng pine tree. Then pagkatapos, ito yung katas ng nara. Oops. Katapos, halo natin. Hinalo ito hanggang matunaw at maging malagkit na tinta. Hawakan nyo para tingnan nyo, ganun lang. Hawakan nyo para maramdaman nyo yung mahalo. Ikaw naman. Yan. Yan yung ink natin. Maya-maya pa, dumating ang mambabatok na si Apo Baskok na naging guro ni Daniel sa pagbabatok. Dala niya ang katawan ng puno ng saging na pagpapraktisan daw ng mga bata. Sa paano yung saging? Tapos, sunod-sunod na sinubukan ng mga ito ang pagbabatok. Isa pang mahalagang leksyon kung paano maingat na ipapasok ang tinik na may tinta sa balat ng tao. Isa sa estudyante ni Daniel, ang babae niyang anak. Tulong ng kapatid ni Daniel, ipinakita rin sa mga bata ang aktwal na pagtatato sa tao. Hindi tribal na disenyo ang pinili ng nagpatato kundi ang mismong pangalan niya. Nakaka-stress panoorin. Ice ka lang. Nagpaunlak si Clinton na mapagpraktisa ng mga bata. Iba nga naman kapag tunay na tao na ang tinatatuan. Next. Kailangan tama ang paghawak sa kagamitan at dapat makuha ang saktong bigat ng pagpupukpok at tamang pulso para maiguhit ang disenyo. Si Daniel may pangaral sa kanyang mga estudyante. Dapat
nasa puso natin yung ano, yung kultura nating mambabatok. Yung mga ninuno natin dapat yung manang mambabatok. Dapat isisip natin at saka nasa puso natin para hindi mawala yung kultura. Ang pagbabatok ay malaking bahagi ng kasaysayan ng Lubo tribe. Bahagi ito ng kanilang pagkatao na nag-uugnay sa kanila at kanilang mga ninuno. Ito po ang maitutulong ng tigang Ikalinga sa the rich national cultural heritage of the Philippines. Tunay nga na ang kayamanan ng kultura ng Kalinga, kayamanan din ng buong bansa. Magandang gabi po, ako si Sandra Aguinaldo at ito ang Eyewitness.